guys. Good morning. Kanina pa talaga kami gising ni RJ. Mga alas 4. Kasi umiyak siya eh. And then, mainit siya guys. Kagabi pa siya nagsimula mainit. Tsaka ubo. Nagsuka. Iwan ko bang batang to. Kakasuka nga niya lang din eh. Ito, yun o. Hindi ko na pinunasan guys. Kasi tatanggalin natin yan. Lalabang ko na lamang ito. Kasi hindi pwede na hindi mo labahan kasi mabaho yung ano yung suka ng mga bata ba. Hindi ko siya ginakitan guys at saka minidyasan para hindi siya mag ano. Tawag dito. Lumabas yung init niya sa katawan ba. Hi IG. Tsaka may ubo din siya at sipon. Ewan ko bang batang to? Paano ito? Si Eman tulog pa guys. Ayan. Si Arin naman guys. Ayan siya. Grabe si Arin. Ay kalikot ni Arin kahit saan mapadpad sa higaan. Si Arin dito yung ano niya, place niya kasi ako dito. And then si RJ dito sa gitna, asawa ko dyan sa dulo. RJ. RJ. Kailangan mo talaga yung, pag yung bata talaga na nag-ano guys, no? Kagawin mo talaga ang lahat para huminahon lang siya, yung ganun ba? Nakainom naman na siya ng gamot guys, kasi dati nung nag-ano din siya, inubot ni Lagnat. Bumili kami at saka meron pang natira. Kaya yun yung pinainom namin sa kanya. What happened? Ang mga baby ni mami. Huh? Ang init ng ano niya guys. Pero hindi siya asin talaga mainit. Ramdam mo yung init ng paa niya. Blangka ko ni mama. Mainit yung mga palad niya, yung mga paa niya. Inaantok siya guys, gusto niya matulog. Kaya nga kanina pa ako, simula kanina ng alas 4, kanina pa ako nag-ano sa kanya na matulog siya ulit. Pinaganyan-ganyan ko siya, pinubuhat ko siya. Ang binubuhat ko naman siya. Ako naman to. Abang nakaupo, niyuyug-yug ko siya. Nakapikit din naman yung mata ko. Pero hindi pa rin, hindi na talaga makatulog kasi si RG. Ang palangga ni mami. Palangga ikaw ni mami. Pagaling ka anak. Ha? Lablab ikaw ni mama. Eh. Nagkikinig lang siya, guys. Lablab ikaw ni mama. Ha? Lablab? Lablab ikaw ni mama? Inantok siya guys, oy. Yan. Kuhunin ko siya at patutulogin ko siya. Tapos ilipat ko siya sa baby stroller. And then, tanggalin natin itong ano, bedsheet. Para habang naggumagawa ko ng trabaho, magluto ako. Eh, mapaikot ko siya sa washing machine. Palanggain ni mamang, oy. Mamaya ulit guys. So ayun na guys, nilipat ko na yung ayan na snake plan natin. Yung mahaba hindi siya pwede doon kasi umabot siya sa ano, wire ng TV.
kaya pinilit ko siya doon. Yung isa, yung dati na nilagay ko doon, nilipat ko siya dyan. Ang ganda na. Tapos yung dalawa, nag-iisip ako kung saan ko siya ilalagay, guys. Parang dito, isa dito, at saka... Kung wala lang itong gas, guys, dyan ko siya ilalagay. At saka yung gas, maghanap ako dahil may napansin ako may isa akong damit na hindi ginagamit. Takpan ko yung gas para hindi naman siya makitang luma. Ganito talaga yung tangke ng gas dito, guys, na makikita mo siyang luma ba. Kumbaga. So, yun yung isa. Yung snake plan, lagyan natin siya ng isa dito. And then... Dito rin sa kapila, hindi rin po pwede kasi may ano dito lagayan ng bigas. Oh, yung lagayan ng bigas, ililipat pala natin to, no? So, pwede rin sa magkabila nito ng ref, ilagay natin yung dalawa ng snake plant na yun, nasa labas. Pakita ko sa inyo, guys. Paglalaban na ako, guys, nilapan ko na yung sinukahan ni RG. Tsaka may iba pa. Bilisan natin yung dalawa natin. Ayan. So, ayan, guys, may dalawa pa naman. Ililipat natin yan dito sa loob. Ang ganda ng sikat ng araw, guys. So, RG, hindi ko muna siya nilagay sa baby stroller. Naglalaro pa siya sa loob, guys. Saka magluto na ako. Mabilis lang naman ako magkumalaw. Kaya magluto tayo habang naglalaban. Pinapaikot ko yung washing machine. So, yung mga bata, tulog pa. So, hanggang dito na lang muna, guys. Mamaya po ulit, guys. Dahil busy muna talaga ako. Kailangan ko magmadali maglaba para maasikaso ko ulit si RG. O di kaya yung asawa ko na maglaba mamaya, luto muna ako para makakain sa Eman bago siya pumasok ng school kasi exam nila. Sa Eman, guys, makaka-uwi siya dito ng, ano, ng minsan alas 2, minsan alas 3, alas 2:30, yung ganun. Kaya gusto ko magpunta sa city, guys, para magpa-check up ng aking tenga. Hindi ako makapunta kasi walang maiwan dito kay Ayman. Natatakot akong iwan siya mag-isa dito, no. Tsaka kadalasan nung yung kapitbahay dito, wala siya kapag katanghali. Nasa bukid din sila. Tsaka yung binan ko naman, wala rin dito. Minsan naghahanap ng manok para benta sa city. Minsan nagbebenta. Yung ganun, kagaya ngayon, nagbebenta siya ng manok. Ewan ko kung anong oras at makarating. Hindi ko alam. So, yun. Kaya natakot akong umalis, guys. Baka matagalan kami doon sa city. Yung ganun ba? So, si Ayman. Ay, naku, baka mawala yung Ayman natin. So, dito na lang, guys. Mamaya po ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Thank you so much. Sa mga hindi po nag-i-skip, maraming salamat po. Sobrang laking tulong po yan para sa amin yung hindi nyo po pag-i-skip. Salamat po. Hanggang dito na lang, guys. Bye-bye.